So kakagaling ko lang sa night duty. Pagkagaling ko sa night duty, kakain ako ng heavy breakfast tapos maliligo. Pag-isip ko lang. Itong earplug na to ang nag-save sa akin sa aking pagtulog. So, medyo maingay dito sa labas. So kapag wala ako nito, wala na ako magigising. Bili ako nito sa Watson, mga $11 at ato. Talagang ang laki ng tulong nito sa akin, itong earplug. Mahirap kasi ako makatulog. So ayan, medyo sensitive ako sa ingay. So kita nyo naman, camera, tas chopstick. Ito yung magiging thumbnail ko mamaya. Kasi bago ako mag-edit, usually ginagawa ko muna yung thumbnail. Bago ko to i-edit yung video. So maganda ngayon hanggat may araw pa, mas maganda kung gagawin ko agad tong thumbnail. Mas makakontrol ko yung ilaw dito sa picture ko at mas madaling may edit for thumbnail. Okay? Kung makapansin nyo, naglagay na ako ng ilaw dito sa tabi ko. Dahil medyo makulim naman na sa labas at hindi na masyadong maganda yung magiging kalabasan ng picture ko para sa thumbnail ko. So, ako ng mga ilang shots para sa thumbnail ko at hanggat maaari, medyo hindi marami yung kuha mo, mas sufficient kasi yun, mas madali ka makapili ng picture para sa thumbnail mo. Okay, so yung ginawa kong picture para sa thumbnail ko, ibabasa ko dito sa phone ko and then i-airdrop ko dito sa MacBook ko sa editing. Then syempre hindi mawala ang kape bago mag-edit. So, tapos ko lang mag-edit ng video. Ngayon, gagawa na ako ng thumbnail para sa next vlog ko. Punta ako sa Canva website. Punta lang ako sa Create Design. Tapos, Custom Dimension. Custom Dimension ko ay, para sa video, susundan ko lang tong number na to. 3840216. Then, ito type ko dito. Ang width nya. 360. And then, Create New Design. Then upload ko yung mga picture na ginawa ko kanina dito sa Canva. So habang nag-e-edit ako ng thumbnail, i-upload ko na yung video ko sa YouTube. So mamili muna ako ng template para sa thumbnail ko. So nakapili na ako ng template. Ngayon i-import ko na siya sa template ko. Itong napili kong picture para to. I-delete ko tong donut picture na to. Hindi naman to related sa vlog ko. Then edit ko lang tong text na to. Mag-isip ako ng title kung anong ilalagay ko. So ayan, tapos na yung thumbnail na ginagawa ko. Sinimplihan ko lang. So kapag ready na yung thumbnail mo, click mo lang JPEG. Then download. Yan lang. Tapos na. Tako na sa inyo yung plan. O diba? Ayos? Ayos. Ready ko na siyang i-upload sa vlog ko. Pag gagawa kayo ng thumbnail, laging tandaan, una, that napipicture nyo na sa sarili nyo kung ano yung magiging kalabasan thumbnail and yung magiging title nito. Kung sa ganun ay malilesen yung decision fatigue nyo or burnout. So, yan, importante yun. So, isa yun sa mga problema ko dati pag nag-edit ako ng video. Sa huli ko na pag-iisipan yung thumbnail tsaka yung magiging title ng vlog ko. Kaya ayun, ngayon nagkaroon ako ng sistema. Mas maigi kung pag-isipan nyo sa una yung thumbnail tsaka title.
So mas makakasave kayo ng time sa pag-edit ng video at mas magiging productive kayo, no? So inang ilaw yan, no? Liwanag, di ba? So, bye. Sana may natunan kayo, ha? Thank you for watching. Pasok na ako.